Ang trahedyang hindi kailanman malilimutan ng mga Pilipino. At marami nga daw ang mga nagpaparamdam dito. Dahil marami ang nasawi ang buhay noong 1981. Kaya sa vlog na ito ay muli nating balikan ang Manila Film Center. Kung bago ka lamang sa channel ko at nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para ma-update ka kapag may bago tayong videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook page kay Chubero. The Manila Film Center is located in Pasay City near the Cultural Center of the Philippines. It was supposed to be the centerpiece of the Manila International Film Festival, the Asian equivalent of the Cannes Film Festival in France. Nagsimula ito sa isang panaginip at ang pangarap na iyon ay gawing sentro ng kultura ng silangan ang Maynila. Isang lungsod na maaaring makipagkumpetensya sa France at sa Cannes Film Festival. Noong 1981, nais ng First Lady Imelda Marcos na maisakatuparan ang kanyang ambisyon anuman ang gusto niya, nakukuha niya. Tulad noong gusto niya na isang kamanghamanghang teatro upang i-host ang Miss Universe pageant 1974. Ang folk arts theater na idinisenyo ng national artist na si Leandro Locsin ay nakumpleto sa loob lamang ng 77 days. Ang Piece de Resistance ng Manila International Film Festival ay magiging film center na idinisenyo ni Froilan Hong. Ang inspirasyon para sa gusali ay ang Parthenon sa Athens, isang templo upang igalang ang diyosa na si Athena. Humigit kumulang na 4,000 na mga manggagawa ang tinanggap at 24 hours na trabaho. Kaya nagkaroon ng 3 shifts na salitan para gawin ang Manila Film Center. Noong November 17, 1981, dakong alas 3 ng umaga, kumuho ang scaffolding sa ika-4 na palapag at nagtrap ang mga manggagawa sa mabilis na pagpapatuyo ng semento. Nagsimula ang problema ng ibuhos at mabilis na paglalagay ng semento sa bawat palapag nang hindi na hinintay na matuyo ang mga layers nito. Dahil sa pagmamadali sa walang katapusang oras ng pagtatrabaho na naging resulta ng sakuna. Sa takot na ang aksidente ay maaaring maging sanhi ng isang iskandalo, nagkaroon ng blackout sa media. Pinayagan lamang ang mga responder na mag-access sa site 9 na oras pagkatapos ng insidente. Sa oras na iyon, hindi bababa sa 169 na mga manggagawa ang namatay o nailibing na sa semento. Ang mga nakalantad na bahagi na gumuho ay kailangang maayos at maitayo agad dahil kailangan nilang maabot ang deadline, anuman ang mangyari. Nang sumapit na ang petsa ng pagdiriwang, tila ba nakalimutan ang nangyaring aksidente na para bang walang nangyari. Taong 1990, nagkaroon naman ng napakalakas na lindol at ang Manila Film Center ay inabandona matapos ideklarang hindi na matatag ang gusali.
ang Manila Film Center ay naayos at naibalik ito sa halagang 300 milyon at inupahan noong December 2001 sa mga tagalikha ng Amazing Philippines Theater ng The Amazing Show. Ang pag-upa ng Amazing Show ay nag-expire noong 2009 at binalak naman ng Senado ng Pilipinas na lumipat doon, ngunit hindi ito nangyari. Noong November 2012, muling nakuha ang pag-upa ng Amazing Philippines Theater, ngunit isa pang serye ang hindi maipaliwanag na aksidente ang naganap. February 19, 2013, isang 3 oras na sunog ang nagdulot ng pinsala at nagkakahalaga ng 1.2 milyon ang nasira sa gusali. Okay, nandito na tayo sa CCP Complex. So yung nasa kaliwa natin, yan yung Star City. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating noon at ngayon ng Star City, ilalagay ko na lang sa description yung link para mapanood nyo and hindi na kayo maghanap. Ano? Okay, yung nasa kanan natin, Coconut Palace. Okay, yan, Coconut Palace. Sofitel na itong nasa kanan natin. Okay, so ito na yung seascape. Dito na tayo magpa-park. Tapos, itong nasa kaliwa natin, yung madadaanan natin, yan na yung Manila Film Center. Hanap lang ako ng pagpaparkingan natin. Okay, sa mga mahilig sa seafood, Seascape. Dito kasi marami silang mga seafood na fresh. Tapos, pwede nilang lutuin para sa inyo. Kahit na anong klaseng luto ang ipagawa nyo. Dito na tayo magpark. Hello. Hello.
parking lang. First 3 hours, 300 pesos. Ganun kamahal? Yes, yun lang po kasi doon ang escape restaurant. Ah, ganun ba? O sige. Sige, salamat. Meron pa bang iba rito? Ah, sige. Salamat ha. Thank you. Eh, ang mahal naman ng parkingan nila. 300 pesos for 3 hours. Tama ba yun? Yun lang. Parkingan lang daw kasi ito ng mga nasa seascape. Ayan, mga employees siguro. Hanap na lang tayo ng iba nating pagpaparkingan. Okay guys, so nandito na nga tayo sa tapat, sa harapan mismo ng Manila Film Center na ngayon ay Amazing Show. Ayan. So kung mapapansin niyo yung structure, talagang parang hindi na siya naayos, ano? Mukhang wala na silang balak ayusin itong Manila Film Center. Sayang, sayang lang. Okay, dun sa pinanggalingan natin, sa may seascape, dun sa mga seafood, grabe ang mahal ng parking, 300. So, yung parking daw kasi na yon is private, kaya ganun siya kamahal, para lang daw dun sa mga owner ng mga restaurant sa seascape. So kapag kakain kayo dyan sa seascape, and expect nyo na 300 pesos. Pwede kaya tayong umakyat dito? Pwede siguro, tignan natin. Lapit tayo. Grabe, oh, kita nyo yung stairs, oh, sira-sira na. Oh. Hirap na umakyat. Sayang, ano, kung meron mang nanonood sa atin na expert na alam kung ito ba i-re-restore o hindi, comment nga kayo guys. And para magkaroon din ako ng idea, and dun sa mga kababayan nating nanonood, ano, para magkaroon din ng kaalaman kung i-re-restore ba itong Manila Film Center o hindi.
Halika na, baba na tayo. Alis na tayo dito. Osu Spa Massage. So meron ding mga restaurant dito guys. Ito Korean restaurant naman ito. Lee's Korean Restaurant. Okay, alis na tayo dito. Mag-i-inquire sana ako sa ano, sa Su Spa Massage, kaya lang sarado pa. Halika na. Okay, so Seascape, dito yung mahalang parking. Sa mga gusto na makahanap ng mas murang parking, ayan dyan ako nakahanap guys oh. Ayan dyan sa area na yan. Eh mas mura, 60 pesos lang. Okay, so tapos na nga tayo dito sa Manila Film Center. Ayan, napuntahan na natin siya and nalaman na rin natin yung istorya nito kahit konti. Ano? Ito kasing Manila Film Center na ito guys. Wala pa kasi siyang 50 years old. Kailangan kasi maka 50 years old bago siya makonsider na historical building. Ano? So nagsimula yung construction noong 1981 and then natapos ng 1982. So ngayon ay 2022. So 40 years old pa lang siya. Ano? Pero I hope na meron silang gawin dito sa building na ito kasi sayang eh no. Sayang talaga. Or gawin nilang call center. Pero syempre nakakatakot ano kasi 'di ba maraming mga namatay diyan na nailibing dito sa ilalim ng Manila Film Center. And sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa, ano? Siguro kaya wala rin masyadong gustong kumuha sa dating Manila Film Center dahil nga dito sa tragedy na nangyari noong 1981, ano? Ayan. But anyway, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa another episode natin ng Noon at Ngayon. Kung ikaw ay bago lamang sa channel ko at nagustuhan mo naman itong video na ito, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Then i-click nyo yung notification bell para ma-update kayo kapag meron tayong mga bagong videos na ina-upload. And then i-check nyo na rin yung aking second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook page kay Chubero. Again, maraming salamat and I'll see you again on our next vlog. What I see, but until then.